Hi guys! Welcome back again to my channel! And for today, gagawa naman tayo ng Get Ready With Me within 5 products na gagamitin ko. Nakapag-moisturize na ako ng face ko. So what we're gonna do is maglalagay na ako ng foundation ko. Ang aking foundation for today is Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Ito yung normal to oily. Ang aking shade for the foundation is 120 Classic Ivory. So sa mga nagtatanong, ito yung aking foundation shade sa Maybelline. So magpump lang tayo dito sa aking back of my hands. One pump is enough for me, guys. Ang highlighted part ko lang is yung aking eye area. And then, the other side, dahil nga 5 products lang to, gamitan ko ng foundation na rin pang cover up na tan. Tapos, ito, sa aking forehead, yung matitira is dito sa aking neck part kasi para pantay yung kulay niya. So, now I will have my dump sponge sa pagbe-blend. Bago ko i-blend yung nasa under eye area ko, pababayaan ko muna siya dyan. I-blend ko muna yung ibang foundation sa part ng face ko. Blend na natin yung under eyes natin. Medyo patatagalin mo lang siya ng konti para yung coverage niya nandoon pa din. Tapos i-blend ko na kung ano yung natitira, i-blend na natin sa ating neck area. So, dahil tapos na tayong gumamit ng foundation, so for my blush, ang gagamitin ko is etong Mihana. By the way guys, ang Mihana product pala is from China. Nag-export sila ngayon dito from the Philippines. Isa to sa mga pinadala nila sa akin. Ayan. Makikita nyo sa packaging nila is ang ganda, ang sleek, ang lakas makamamahalin. And yung shade nila is andito sa baba. I got the shade Sunset. And sa likod, makikita nyo dito yung kanilang brand name. Yung product name nila should be a shea butter lipstick. Yung ingredients din nito ay nandito sa likod. Sabi dito, it's made in PRC. Sa box, yun lang yung mga nakalagay. Pagbukas natin, ganito yung lipstick niya. Sa packaging, ganyan. Makikita nyo, ang ganda ng packaging. Ang lakas makamamahalin. Magnetic siya, guys. Meron dito number sa likod, pero hindi ko siya mabasa. And ganito yung shade niya, by the way. Ganito siya karami. Swatch ko na rin siya sa inyo, guys, para makita nyo. And sobrang creamy niya, guys. Ayan yung shade ng Sunset from Mihana. Para siyang red-orange, kasi sunset nga. Gagamitin natin siya as a blush on. Sobra pigmented niya. So, gamitan ko lang siya ng blending sponge. Siya kasi niya maka-fresh. Sa kabila naman, i-blend lang natin siya para maging maganda yung kakalabasan niya. So, since tapos na tayo sa ating paglalagay ng blush on, lipsticking na Mihana lang yung ginamit ko in the shade Sunset. Ayan siya. Lakas maka-fresh, di ba? Bukod sa lipstick na pinadala nila sa akin, I have here mascara. So, ayan siya. Same packaging lang as the lipstick in one mascara. Ingredients ay nasa likod, guys. Yung kanyang net weight is 8 grams. Ang nakalagayan dito sa pinakababa. And so, ang ganda ng kanilang packaging, ha. Hindi papakabog yung packaging nila. Andyan naka-embroid yung kanilang pangalan. It's Mihana. It's bendable yung wand niya. Tingnan nyo. Para siyang sleek na wand, tapos parang for lengthening siya kasi rubberized yung pinakadulo ng wand niya, guys. Ito yung pangatlong product na natin, guys, ha. Gagawin ko siya for my lashes and I will just do it on my eyebrows. Try na natin siya, guys. So, let's start. Feeling ko yung mascara nito, ang lakas niya maka-lengthening, guys. Hindi na ako nag kahit anong makeup or whatsoever. Kung makikita nyo naman, guys, yung lashes ko, diba? More on lengthening siya. Kung ano yung na-remaining dito sa wand is gagamitin ko for my eyebrows. Medyo ingat lang kasi mascara pa din to, guys. So, mas naging firm and mas naging bushy yung brows ko dito. Kasi ang bet ko lang para sa ating look for today is bushy-bushy yung eyebrows natin. O, diba? Ang lakas niya maka-natural looking eyebrows. So, ginagawa ko ng multi-purpose lahat yung mga pinadala nila. Maganda kasi siya kung sa marami mo siyang way pag gagamitan. Okay guys, so ayan, nagawa ko na rin sa kabila yung bushy brows. But I mean, hindi naman siya ganong kakilay na kilay. Gusto ko yung parang natural lang. Ngayon, pumunta na tayo sa pangatlong step natin. So, magpa-powder na ako. Okay, ang powder na gagamitin natin guys is yung Airspun Loose Powder. I got the shade
translucent. So, madali lang to since kasi lalagyan ko lang ng powder tong nasa aking face. Kasi nga, oily ako sis, so kailangan maglagay ng powder para hindi tayo mag-oil up agad. Para hindi mawala yung ating drunk blush. Gusto ko talaga yung lipstick ah. Yun yung fourth product, yung Airspun. And now, we'll have Colorette, yung kanilang I think face out na to, pero itong Colorette na Aura, yung ultra fine press highlighter nila. This is 7 grams. So, ganito yung shade niya, guys. Lakas maka-blinding. So, ngayon, gagamit lang ako ng brush. Ilalagay ko lang siya sa aking eyelids para merong shimmer tayo sa mata. Yan. Para mukhang fresh looking yung ating eyes. Okay, so, ito na yung last step. Ayan, naglagay ako ng red-orange sunset. Ayan siya. So, yung konti dito sa back of my hands, pinapat ko lang siya dito sa aking lips. Ang ganda niya tignan, di ba? Lakas maka-fresh ng lipstick na to, ah. Tapos, sinicenter ko lang siya dito sa aking lip area. Then, we're done! By the way guys, all thanks pala sa ating Mihana products for sending us this mascara and their lipstick. They're so adorable and super cute and sobrang aesthetic ng kanilang packaging. And sana natuwa kayo sa ating Get Ready With Me. So, I'll just put the link down below lahat ng mga ginamit ko para diretso and makikita nyo na agad kung saan kayo pwedeng bumili. So thank you guys for watching. Don't forget to like this video and also comment down below if you have any suggestion or kung meron pa kayong gustong makita. And also, wag nyong kakalimutan guys na mag-subscribe sa aking channel down there and also click the bell button beside para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Guys, thank you for spending your time with me and see you on my next video. Bye!